Last Sunday po, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa panaginip ni Joseph. Sinimulan po ng Diyos ang buhay ni Joseph sa pamamagitan ng panaginip ng Diyos para kay Joseph. Pinag-aralan po natin last Sunday yung ano yung panaginip ng Diyos para kay Joseph. Ngayon naman ay i-continue lang natin yung ating pinag-aralan. Paano o ano ang nangyari sa buhay ni Joseph habang inaabot niya yung panaginip na binigay ng Panginoon sa kanya? Naalala niyo ba yun kung ano yung nasabi ng Lord kay Joseph sa pamamagitan ng panaginip? God told Joseph that he will be a leader. In a dream, God told Joseph that Joseph will become great in the land. In a dream, God told Joseph that the life of Joseph will rise up among others. And God told Joseph that the dream that God put in his heart will become true someday. Will become true someday. Kaya po mga kaibigan, ngayon po ang pag-aaralan po natin. Ano ang nangyari sa buhay ni Joseph habang inaabot niya yung pangarap ng Diyos para sa kanya? Jeremiah 29:11, ulitin lang po natin yung verse na sinabi natin last Sunday at napakaganda na i-remind natin ang ating sarili palagi kung ano talaga ang pangarap ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang panaginip na mayroon ka ngayon ay yan yung panaginip na inilagay ng Diyos sa puso natin. The dream of becoming successful is also the dream of God for you. The dream of becoming prosperous is also the dream of God for you. The dream of living a life with hope is also the dream of God for you. Ang plano talaga ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng masayang buhay. Magkaroon tayo ng meaningful life, an enjoyable life. Yun po talaga ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sa Biblia po, kapag ang Diyos ay nagbigay ng lupain sa kanyang bayan, hindi lang po ito basta-basta binigay ng Diyos. Kailangan pong makipaglaban ang kanyang bayan, kailangan po sakupin ng kanyang bayan ang mga lupain at ibibigay ng Diyos yung lupain na pinangako ng Diyos sa kanila. Bakit ito mga kaibigan nangyayari? It is because ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay magiging a coward or coward. Gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay magiging matapang. Gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay hindi maging tamad. At gusto ng Diyos na ang kanyang bayan o ang kanyang mga sangkatauhan ay mga hardworking. Kaya po mga kaibigan, hindi po tayo ginagawa ng Diyos na tamad. Kaya pag mayroong panaginip na inilagay ang Diyos sa ating puso, pag mayroong pangarap ang inilagay ng Diyos sa ating puso, napakahalaga nyo na samahan natin ng hard work. Ganun po talaga palagi ang ginagawa ng Diyos. Kung mayroon ang Diyos ibibigay sa kanyang mga alagad o sangkatauhan na mayroong ibibigay na lupa, ang pamamaraan po ng Diyos, makipaglaban kayo, sakupin nyo ang lupain na yan. Kapag mayroong panaginip ang inalagay ng Diyos sa ating puso, pangarap na inilagay ng Diyos sa ating puso, napakahalaga na sabayan natin ito ng hard work. Okay, sa Genesis 37 po, sa Genesis 37, ang sabi po dito, continuation na po ito sa buhay ni Joseph habang inaabot ni Joseph ang pangarap ng Diyos para sa kanya.
Sabi po sa Genesis 37:19, "Here comes the dreamer." They said to each other, "Come, come now, let us kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dream." So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt for Potiphar, one of the Pharaoh's officials, the captain of the guard. So sa verse pong ito, mga kaibigan, ay nag-uusap po ang mga kapatid ni Joseph. At ang pinag-usapan nila ay papatayin nila si Joseph. Pero habang ang kwento ay patuloy, nagbago ang kanilang isip. Instead na patayin si Joseph, tinapon na lang nila si Joseph sa bangin at ibinenta nila si Joseph sa isang negosyante. At yung negosyante naman, ibinenta si Joseph sa Potiphar. At si Joseph po ay napunta sa Egypt. Sa Genesis 39, ito ang sabi dito. "When his master heard the story of his wife, told him, saying, 'This is how your slave treated me,' he burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did." So dito naman sa second phrase ng ating pinag-aralan o binasa, ay ito naman yung andun na si Joseph sa Egypt at naging alipin na siya ng Potiphar. At nung naging alipin siya ng Potiphar, alam na po natin na dahil si Joseph ay gwapo, matipuno, macho, maputi, tangos ilong, mapungay ang mga mata, ang asawa po ng Potiphar ay nagka-crush kay Joseph. At gusto po ng asawa ni Potiphar na si Joseph ay matulog kasama siya. Pero tinanggihan po ni Joseph. Tinanggihan ni Joseph ang kasalanan. Tinanggihan ni Joseph ang pag-traidor niya sa kanyang among si Potiphar. Kaya nagalit yung asawa. Kaya pinagbintangan si Joseph na ni-rape yung kanyang yung asawa ni Potiphar. At nagalit yung Potiphar. At nilagay si Joseph sa prison, sa presohan. Pero doon sa presohan, nakita naman natin na naging successful pa rin si Joseph while he was in prison. And then, nung siya ay nasa prison, alam natin yung kwento, sinamahan pa rin siya ng Diyos doon sa prison. Kaya dito po, ito po yung takbo ng kwento sa buhay ni Joseph habang inaabot ni Joseph ang pangarap ng Diyos para sa kanya. In fulfilling our dream, ito na po yung mahalaga dito, sa pagtupad po ng ating mga pangarap, sa pagtupad po ng pangarap ng Diyos na inilagay sa ating puso, mayroon talagang mga opposition. Hindi po natin maialis yan sa ating pagkamit ng ating mga pangarap, sa ating pag-unlad, sa ating pagiging successful, ay mayroon talagang mga hindrances, mayroon talagang mga opposition. Kagaya po sa nangyari kay Joseph, nagkaroon po ng opposition nang dahil siya ay may panaginip, siya ay may pangarap, may opposition. At ang kumukontra po sa pangarap ni Joseph ay walang iba kung hindi ang kanyang mga kapatid. So dito po makikita po natin mayroon tayong dalawang klase lang na pag-uusapan. Sa pagtupad po ng ating mga pangarap, always remember
there will be challenges. Yan. Mayroon talagang mga hamon sa pagtupad ng ating mga pangarap. Hindi po yan magiging pangarap mo kung hindi mo ipaglalaban. Hindi mo masasabing tagumpay kung walang labanan. Hindi mo masasabing ang sarap kung hindi ka nakaranas ng hirap. Kaya po mga kaibigan, sa pagtupad po ng ating pangarap, palagi pong mayroong hamon. Tingnan po natin yung hamon na hiniharap ni Joseph habang siya ay naglalakbay patungo sa kanyang pangarap. Sabi po sa verse 19, Genesis 37:19, sabi po dito, "Here comes that dreamer." They said to each other, ito na yung mga kapatid ni Joseph, "Come, let us kill him and throw him into one of the cistern and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes to his dream." Tingnan mo yung mga kapatid ni Joseph, ang sabi nila, andito na yung mataas ang pangarap. Ngayon, patayin natin. At kapag napatay na natin siya, itapon natin siya sa bangin. At sabihin lang natin sa ating tatay na si Jacob na kinain siya ng mabangis na hayop. Alam niyo mga kaibigan, because of God-given dream sa buhay ni Joseph, nagalit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Because of that dream, gusto ng mga kapatid na patayin si Joseph. At imagine mo mga kaibigan, nung paparating po si Joseph sa kanila, hindi na brother ang tawag nila kay Joseph, ang tawag nila kay Joseph ay the dreamer. So ibig sabihin mga kaibigan, disconnected na si Joseph sa kanila. Silang 11 magkakapatid, pero si Joseph ay hindi nila kapatid dahil si Joseph ay mayroong pangarap. They disvalue Joseph. When you dream of becoming great and successful in life, in terms of your career, in terms of your business, or yung mayroon kang talent at gusto mong makilala at gusto mong sumikat, there will be people who will disvalue you. Mayroon talaga mga taong magsasabi ng masama patungkol sa iyong mga pangarap. Mayroon talagang mga taong magmamaliit sa iyo. O mayroon talagang mga tao na magsasabi ng hindi mo kaya yan. O may mga tao magsabi na you are not enough, you cannot make it. You don't have the talent, you don't have the brain, or you don't have the money. May mga tao magsasabing you are nothing and you cannot reach your dream. Alam niyo mga kaibigan, yun yung ibig sabihin ng challenges. Yun yung ibig sabihin ng opposition, to discourage you, to take you down para hindi ka na mangarap ulit. Alam mo, yung mga tao nagsasabi sa iyo ng masama, kung iisipin mo lang, yan din yung taong magiging dahilan sa iyong pag-angat. Alam niyo mga kaibigan, kung may mga tao magsasabi sa iyo ng masama, yung mga masamang salita na sinabi nila sa iyo, gawin mo yung inspiration. Gawin mo yung paraan para ikaw ay umangat sa buhay. Para ikaw ay makamit mo yung iyong pangarap. Always remember, yung mga taong nagsasabi ng masama sa iyo, yan din yung mga taong magpapaangat sa iyo. Gamitin mo yung mga masamang salita nila para ikaw ay umangat. Kaibigan, there are people, these are the people who will stop you from reaching your dream. But there is a reason why God put that dream in your heart. Kaibigan, hindi po yan aksidente kung bakit nagkaroon ka ng pangarap. May rason po kung bakit ang pangarap na yan ay hindi binigay sa katabi mo o hindi binigay sa kapatid mo, bakit ang pangarap na yan ay ibinigay sa'yo. Alam nyo, God will not give us a dream kung hindi naman natin kakayanin. Palagi po yan. Hindi naman magbibigay ang Diyos sa iyo ng gawain kung hindi mo kayang gawin. Hindi rin magbibigay ang Diyos sa iyo ng pangarap kung hindi mo kayang abutin. Yung pangarap ng Diyos para sa katabi mo ay iba. Yung pangarap ng Diyos para sa kapatid mo ay iba. Yung pangarap ng Diyos para sa iyo ay iba. Bakit po?
Dahil lahat ng iba't ibang pangarap ay mayroon ding kanyang-kanyang kakayahan ang Diyos na ibibigay sa bawat individual na binigyan ng Diyos ng pangarap. Yung pangarap mo ay sa'yo lang yan. Ikaw lang ang may kakayanan yan. Ikaw lang ang may kakayanan gumawa ng pangarap na yan. Always remember, mga kaibigan, when God put you that dream, God will give you strength to enable you to conquer that dream. Ganun po palagi ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag walang challenge ang ating pangarap, hindi po yan magbibigay ng excitement para sa atin. Napaka-boring ng buhay na walang pangarap. Napaka-dull ang isang buhay ng walang pangarap. Kaya nga po ang Diyos nagbibigay sa atin ng pangarap para mayroong excitement ang ating buhay. Palagi po tayo nakakarinig ng mga kasabihan, no opposition, no overcoming. No pain, no gain. No guts, no glory. Alam nyo, may mga tao gusto magiging easy lang ang buhay nila. Alam nyo, yung mga easy money, easy investment, or easy dream, kapag yan yung hinahanap natin, yan yung mga taong vulnerable sa scam. Puro na lang madalian. Puro na lang sarap. Kaya po mga kaibigan, ang pangarap po ay ibinigay ng Diyos sa atin para po ating ipaglaban. There's always an opposition to our dream. Kaya po mga kaibigan, always remember, dream work when we do hard work. Always remember, dream work when we do hard work. So yun po yung nangyari po kay Joseph. Mayroong pangarap ang Diyos sa kanya, pero mayroong opposition na nangyari. Pero tignan natin kung sumuko ba si Joseph. Yeah? Ang mahalaga lang po sa buhay natin, mga kaibigan, kahit mayroong mga opposition na nangyari sa ating buhay, ang mahalaga, hindi ka sumuko sa pangarap na ibinigay ng Diyos sa'yo. Marami pang mga challenges. Una, mayroong haters. Sino ba sa inyo na wala ka namang ginawang masama kundi tuparin mo lang yung pangarap ay nagkaroon ka ng mga bashers. Nagkaroon ka ng mga haters. Dito po mga kaibigan, wala namang ginawa si Joseph kundi nag-share lang ng kanyang pangarap. Nag-share lang ng panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya at nagkaroon na siya ng bashers. Nagkaroon siya ng haters. Ang haters niya ay ang kanyang mga kapatid. Alright? So, when you have a dream, asahan mo na kung gusto mong tuparin ang iyong pangarap at gumawa ka ng paraan at nagsipag ka para tuparin ang iyong pangarap, asahan mo na mga kaibigan, magkakaroon ka ng bashers, magkakaroon ka ng haters. They hated Joseph dahil ang pangarap ni Joseph ay maging dakila kaysa sa kanila. They hated Joseph dahil ang pangarap ni Joseph ay nagpapababa ng kanilang pagkatao. At ang masaklap pa doon, nang dahil sa panaginip na yon, gusto nilang patayin si Joseph. Dahil ang naisip nila, killing Joseph is also killing Joseph's dream. So they hated the dream. So ang panaginip talaga ang kinakagalitan nila. Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay nakaabot na sa iyong pangarap, titingnan mo lang yung mga bashers. Tingnan mo lang yung mga haters. Wala talaga silang gagawin kung mag-bash ng mag-bash sa'yo, mag-hate ng mag-hate sa'yo. Ang mahalaga, naabot mo ang pangarap mo. Dito po, nagkaroon din ng jealousy. Meron din po nangyaring jealousy. Sa Genesis 37, the same pa rin. At ang sabi dito sa verse 20, ang sabi dito, "Come now, let's kill him and throw him into one of the cistern and say that a ferocious animals devoured him, then we'll see what comes to his dream." So dito po mga kaibigan, nagselo sila sa panaginip ni Joseph. Nagselo sila sa pangarap ni Joseph. At marami po mga kadahilanan kung bakit sila nagselos kay Joseph. Unang-una, paborito po si Joseph ni Jacob. Pangalawa, pinagawan po ni Jacob si Joseph ng napakagandang robe na nangingibabaw sa robe ng kanyang mga kapatid. So simula pa lang noon mga kaibigan, talagang nangingibabaw na ang buhay ni Joseph.
Simula pa lang noon, talagang favored na si Joseph ng Panginoon ng kanyang ama. Kaya nagkaroon po ng selos ang kanyang mga kapatid. May mga tao talagang magseselos sa'yo kapag naabot mo na ang pangarap mo. May mga tao talaga na magagalit sa'yo kapag naabot mo na ang pangarap mo. Magiging paborito ka ng lahat ng tao kapag naabot mo na ang pangarap mo. Magiging usap-usapan ka ng lahat ng tao kapag naabot mo na ang pangarap mo. Ito naman ang encouragement ko sa'yo. Kung may magagalit sa'yo at wala ka namang ginawang masama, ang ginawa mo lang iabutin yung iyong pangarap, at kung may magseselo sa'yo, kahit wala kang ginawang masama, ang ginawa mo lang ay abutin ang iyong pangarap, hayaan mo sila, ang mahalaga na abot mo ang iyong pangarap. Mayroon din po tayong tinatawag na betrayal. Sa Genesis 37, ganun na naman po. Ang ibig sabihin ng betrayal, mga kaibigan, ay ito yung mga close sa'yo pero hindi sinuportahan ang pangarap mo. Instead na suportahan ang pangarap mo, nagsasabi pa sila ng mga pangit patungkol sa pangarap mo. Nagsasabi pa sila ng pangit patungkol sa'yo. Instead na encourage ka nila, nangingibabaw ang negativity patungkol sa pangarap mo. So ang tawag dyan ay betrayal. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Kung meron mang mga taong hindi sumuporta sa pangarap mo, don't blame them. Kasi hindi naman talaga nila naintindihan kung ano yung tinanim ng Diyos na pangarap sa'yo. Because dream is personal. Ikaw lang ang nakakaalam at saka ang Diyos. There will be failures. Mayroon talagang mga pagbagsak sa mga pangarap, pagkabigo sa mga pangarap. Pero isipin mo lang mabuti. Ang kabiguan ay tutulong sa'yo para mag-discovery pa ng panibagong bagay patungkol sa iyong sarili at i-develop mo pa ang iyong sarili. Yan po, nakakatulong po yung failure sa ating buhay. Ang pain din po ay nakakatulong. In every dream, there will be pain. But pain will help you realize that your dream is worth fighting for. There will be discouragement and disappointment. But it will make you proud but it will make you proud of yourself when you reach your dream. When you come to reach your dream. Kaya hayaan mo lang. Mararanasan mo talaga yung discouragement. Mararanasan mo talaga yung disappointment. Pero pag naabot mo na yung pangarap mo, magiging proud ka sa sarili mo. Kaya yun po yung mga kadahilanan, mga kaibigan. Yun po yung mga titignan natin na in every dream, there is also a challenges in your life. Ang reason, mga kaibigan, kung bakit kailangan natin i-ignore yung mga opposition na mayroon tayo sa ating mga pangarap, bibigyan ko lang kayo ng madalian ng mga ilang-ilang mga reason. Number one, you will regret it later in life if you are delaying it. You'll question yourself why you didn't do it sooner. Darating ang panahon, pag hindi mo inabot ang iyong pangarap, sisisihin mo rin ang iyong sarili. Not following your dreams makes you feel unaccomplished in life. Eventually, this will stop you from dreaming again. Okay. So yan yung mga dahilan kung bakit kailangan mong i-ignore yung mga taong kumukontra sa'yo. Bakit kailangan mong i-ignore yung mga taong nagsasabi ng negative patungkol sa iyong pangarap. Number three, it will attract some attention. Even from the naysayers and haters, you will feel strong as you prove that naysayers are wrong. Sabi nga ni Walter Bagehot said, "The great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Pag sinabi ng tao na hindi mo kaya, gawin mo yan para makita ng mga tao na sila pala ay nagkakamali sa'yo. Amen. So people who follow their dreams are doers. So yung mga taong hindi nakikinig sa mga sinasabing negative ng mga tao at sinusunod nila ang kanilang pangarap, yun yung mga taong doers. Doers are powerful. Doers are influencer. Doers are creative. And doers can change their environment. And eventually, doers can change
the world. Kaya napakahalaga mga kaibigan, if you follow your dream, you are a doer. So number five, those challenges will make you grow as they make you step out of your comfort zone. Palagi yan. If you want to follow your dream, you have to always be willing to get out from your comfort zone. Your dream and your action define you. Don't let others define you with what they tell you to do and not to do. Ikaw po ang makikinig sa sarili mo sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong mga pangarap. Kaibigan, basta kapag tayo ay nangarap, mayroon talagang opposition. At ang maganda nito, ihanda natin ang ating sarili sa opposition, ihanda natin ang ating sarili sa failure, ihanda natin ang ating sarili sa discouragement, sa disappointments, kahit sa mga betrayals, kahit sa lahat ng mga pangit na mapapakinggan natin. Ang mahalaga, pinaglaban mo ang iyong pangarap. Number two. Number one, ang pinag-usapan natin ay challenges. Ngayon naman, number two, ang pinag-usapan natin, conquest. Paano natupad ni Joseph ang kanyang pangarap? Ano ang makikita natin sa buhay ni Joseph? Despite sa mga pangit na nangyayari sa kanyang buhay, ay nakikita po natin at the end of the story, malalaman po talaga natin na si Joseph ay natupad ang pangarap ng Diyos sa kanyang buhay. But what he did? Ano ba talaga ang ginawa niya? Pag-usapan natin yung salitang conquest. Kasi ang conquest po mga kaibigan, ay ito po yung nangyayari na mayroong pakikipaglaban, mayroong pakikibaka, mayroong pagbagsak, mayroong pagtayo. Yun po ang ibig sabihin ng conquest. So dito po sa verse na babasahin natin ay ito na po yung verse ng part ng mga conquest na mga ginagawa ni Joseph para po matupad ang kanyang pangarap. But while Joseph sa verse 39:21, chapter 39:21, sabi po dito, but while Joseph was there in prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. It was not easy for Joseph to reach for his dream. Di po talaga madali na maabot ni Joseph ang kanyang pangarap. Ang nangyari po kasi sa buhay ni Joseph ay kabaliktaran po sa dahan-dahan na pag-abot ni Joseph sa kanyang pangarap. Ang nangyari po dito mga kaibigan, kung babasahin po ninyo, hindi po palapit sa pangarap ni Joseph, kung hindi palayo po sa katuparan ng pangarap ni Joseph. Bilangin natin kung anong nangyari ha. He was hated by his brothers. Palayo po yun sa pangarap. He was thrown into the pit. Imagine mo, palayo ng palayo sa pangarap. He was for sale. Si Joseph po ay binenta, being sold to the merchant. Si Joseph po ay binenta at siya ay nabenta. And being sold to Egypt, binenta na naman sa Egypt. Binenta ng kanyang kapatid. Binili ng merchant, binenta ng merchant, binili ng ni Potiphar sa Egypt. At hindi lang siya basta-basta binili. Siya ay nagiging slave, nagiging katulong, nagiging alipin sa bansang Ehipto. At hindi lang po yung nangyari mga kaibigan, nang dahil sa pagsunod ni Joseph kay Lord, at hindi niya pagbigay sa tukso ng asawa ni Potiphar, ang nangyari po, inakusahan si Joseph na rapist, at tapos ang ginawa, tinapon si Joseph sa prisuhan. Napakalabo po ng buhay ni Joseph sa paglapit ng katuparan ng kanyang pangarap. But the story was not stopped there. Joseph never quit on his dream. Sa kahit pinakapangit na naranasan ni Joseph sa kanyang pangarap, sa pagtupad sa kanyang pangarap na parang palayo ng palayo sa kanyang pangarap, ang maganda lang po kay Joseph, he never quit on his dream. Joseph knew that there is a reason that why God put that dream in his heart. And Joseph knew
that God will never leave him to reach that dream. And Joseph knew that God is with him or was with him. So ang ginawa po ni Joseph, mga kaibigan, simple lang po. Nakita po natin sa buhay ni Joseph kung bakit natupad niya ang pangarap ng Diyos sa kanyang buhay. Ginamitan po ni Joseph ang kanyang buhay ng salitang faithfulness. Sabihin mo nga sa iyong katabi, faithfulness. Ang katuparan po ng ating pangarap, gamitan niyo po ito ng katapatan. Katapatan natin sa Diyos at katapatan natin sa pangarap na binigay ng Diyos sa atin. One of the best character of a person who can reach their dream is faithfulness. Faithfulness is remaining to your God-given dream despite of any difficulties may come into your life. Faithfulness is trusting God that He is in control of everything despite of difficulties. Faithfulness is trusting God despite of many questions in life and unfairness in life. Alam nyo mga kaibigan, ang katapatan din po ay pagmamahal natin sa Diyos despite na hindi kamahal-mahal yung mga nangyayari sa ating buhay. Ang faithfulness po, kapag ikaw ay nasaktan ng mahal mo pa rin ang Diyos. Ang faithfulness po mga kaibigan, kahit ikaw ay nahirapan, mamahalin mo pa rin ang Diyos. Ang faithfulness po ay ginagawa mo pa rin ang gusto ng Diyos kahit maraming hamon sa buhay. Alam nyo, marami sa atin, kapag nakaranas na tayo ng hirap sa buhay, nahihirapan na tayong maging tapat sa Panginoon. Alam nyo, sa pagtupad po ng ating mga pangarap, marami pong testing ang Lord. Sa simpleng hirap lang, mahirapan ka na ng katapatan mo sa Panginoon, medyo malabo at ang matupad ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Kasi po sa bawat pangarap na binibigay ng Diyos sa atin, sinusubukan muna ng Diyos ang katapatan natin. Kaya po si Joseph, mga kaibigan, kahit anong nangyari sa kanyang buhay, na natili siyang tapat sa Panginoon. Kaya no wonder, sinamahan siya ng Diyos at kahit sa tingin ng tao, papalayo siya sa kanyang pangarap. Pero kapag kasama mo ang Diyos, palapit ka ng palapit sa iyong pangarap. Alam mo, ang sabi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Alam niyo mga kaibigan, maging tapat ka lang sa paglilingkod sa Panginoon, maaabot mo rin ang iyong pangarap. Maging tapat ka lang sa relasyon mo sa Panginoon, maaabot mo rin ang iyong pangarap. Maging tapat ka lang sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, maaabot mo rin ang iyong pangarap. Ang katapatan natin kay Lord ay magdadala sa atin ng tagumpay sa ating mga pangarap. Alam niyo mga kaibigan, talagang hindi nagkakamali si Joseph. Ginamitan niya ng katapatan para maabot niya ang kanyang pangarap. Alam mo, maraming mga taong bumagsak because of unfaithfulness. Halimbawa, kapag ikaw ay unfaithful sa iyong asawa, bagsak ang iyong pamilya. Halimbawa, kapag ikaw ay unfaithful sa iyong company, ikaw ay mapapalaya sa iyong company. Halimbawa, kapag ikaw ay unfaithful sa pera, bagsak ang kaperahan. Kaya mga kaibigan, marami pong bumabagsak na buhay nang dahil sa unfaithfulness. Pero marami din pong umaangat sa buhay nang dahil sa faithfulness. Wala kang marating kung hindi ka faithful. Wala kang mararating kung hindi ka faithful. Wala kang marating kung ang bilis mong sumuko. Kasi ang bilis na sumuko, that's unfaithfulness. Kunting hirap lang, suko agad, unfaithfulness. Kunting sakit lang, suko agad, unfaithfulness. Kaya wala kang marating kung ang bilis mong sumuko. Wala kang marating kung ang bilis mong mawala ng focus.
Wala kang marating kung ang bilis mong huminto, paulit-ulit ka lang sa simula. Kaya yung mga taong unfaithful, nagiging unano spiritually. O sino ba sa inyo dyan sa devotion nyo? Paulit-ulit talaga kayo sa macho. Why? Because you are unfaithful in your devotional life. Paulit-ulit na lang, hindi matapos. Natapos na lang ang taon hanggang macho ka pa rin. Nagdalawang taon na lang, macho ka pa rin. Kaya hindi lumalago ang ating buhay Kristiyano, hindi tayo lumalalim bilang isang Kristiyano. Why? Because of unfaithfulness. Alam mo, isa sa pangarap ng Diyos sa atin, ang lumago tayo bilang isang Kristiyano. Isa sa pangarap ng Diyos sa atin, ang lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Isa sa gusto ng Diyos sa atin ay maging matatag tayo sa salita ng Diyos, maging matatag tayo sa buhay. But because of our unfaithfulness, nagiging unano tayo spiritually. Hindi tayo lumago. Unfaithful tayo sa ating devotion. Unfaithful tayo sa cell group. Kaya ang cell group natin ay hindi dumadami because of unfaithfulness. Unfaithful tayo sa training. Kaya hindi tayo natututo because we are unfaithful sa training. Unfaithful sa ministry. Kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kaya unfaithful sa ministry. Alam niyo mga kaibigan, marami tayong pangarap. Pero babagsak yan if we are unfaithful. Kaya nga po ang pangarap ni Joseph natupad. Ginamitan ni Joseph ng faithfulness. Alam niyo mga kaibigan, if you are a Christian, our God is a faithful God. So that's why it is very important for us to be faithful also. Kailangan maging tapat din tayo. Kasi ang pinaglingkuran natin ng Diyos ay tapat na Diyos. At alam ko, yung katapatan ng Diyos, itinuro ng Diyos sa atin yan. Hindi naman pwede Kristiyano tayo, pero hindi tayo katulad ni Kristo. If God is faithful, we should be faithful also. Kaya napakahalaga po nitong salita ng Diyos, mga kaibigan. Sa pangarap po, kailangan ng faithfulness. Ginamitan din po ni Joseph ng determination. Determinasyon. Joseph was determined despite of. Alam mo, ang pangarap ni Joseph, ang daming hadlang. Muntikan na nga siyang mamatay. At nalayo pa siya sa kanyang pamilya. Tinalikuran pa siya ng kanyang mga kapatid. Iniwan siya sa ere ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya sa isang bansa na nag-iisa lang siya. Wala siyang kalahi at naging alipin pa si Joseph. Ang hirap po, ang hirap abutin ng mga pangarap kapag ikaw ay nag-iisa. Ang hirap abutin ng mga pangarap kapag yung mga taong malapit sa iyo ay kumukontra sa iyo. Ang hirap po abutin ng mga pangarap kapag wala ni isang tumutulong sa iyo. But Joseph was determined to fulfill God-given dream in his heart. Ang ibig sabihin ng determinasyon, mga kaibigan, kahit ilang bagsak, tumatayo ka pa rin. Yun yung ibig sabihin ng determinasyon. Kahit ikaw ay nasasaktan, lumalaban ka pa rin. Determinasyon po ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng determinasyon, mga kaibigan, ay ito yung patuloy kang lumalaban kahit ikaw ay bumagsak ng paulit-ulit, paulit-ulit ka rin tumatayo. Kahit ikaw ay natalo ng paulit-ulit, paulit-ulit ka pa rin lumaban hanggang ikaw ay panalo. Yan po ang ibig sabihin ng determinasyon. Alam mo ang nangyari kay Joseph before siya napunta sa alapaap ng kanyang pangarap? Nako, ginamitan muna ni Joseph ng dugot, pawis, bago niya maabot ang pangarap ng Diyos sa kanya. Kaya mga kaibigan, dito po nakikita po natin, sa pagtupad po ng pangarap, kasabay po ang training sa pag-ayos ng ating karakter. Kasabay po sa pag-mold ng Diyos upang ayusin ang ating karakter. Bakit mga kaibigan? Ang hirap po baguhin ang isang tao kapag siya ay nasa alapaap na. Matigas na po ang karakter nun. Kaya po palagi pong ginagawa ng Diyos kapag tayo ay gusto ng Diyos na matupad natin ang ating pangarap, andito pa lang sa low point ng ating buhay, inaayos na ng Diyos ang ating karakter para pag umabot na tayo sa taas, ayos na ang ating karakter, ayos ang pagdala natin sa ating pangarap. Kapag tayo ay nagtagumpay, ayos ang pagdala natin sa ating tagumpay. Hindi tayo nagiging mayabang, hindi tayo nagiging matapobre, nagiging compassionate tayo. Kahit nasa tuktok na tayo ng ating pangarap, mayroon pa rin tayong ugaling Christ-likeness. Bakit? Na-mold na tayo ng Panginoon. Ganun po ang ginawa ni Joseph. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph. Alam mo yung tatlong, meron na tayong dalawang bagay, ano?
na nangyari kung bakit nagkaroon ng conquest sa pangarap ni Joseph. Una, ginamitan ni Joseph ng faithfulness. Pangalawa, ginamitan ni Joseph ng determination. At pangatlo, ito po yung pinaka-ultimate key kung bakit si Joseph ay nagtagumpay sa pangarap na binigay ng Diyos sa kanya. Ang pangatlo po ay God. Sabihin nyo nga sa iyong katabi, God. Bawat pangarap po, ang Diyos ang dahilan. Ang sabi nga dito sa verse, but while Joseph was there in prison, the Lord was with him. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Kaibigan, ito po yung nangyari dito. Sa katuparan po ng pangarap, napakahalaga na sinasamahan ka ng Diyos. Sa katuparan po ng ating pangarap, napakahalaga na ikaw ay nakadikit sa Panginoon. Kaibigan, dito po nakita po natin that the Lord was with Joseph. The Lord made Joseph successful. The Lord made Joseph prosperous. Why? The Lord made Joseph victorious because the Lord was with Joseph. Bakit kailangan ng Lord sa mga pangarap natin? Bakit kailangan? Sasabihin ko sa inyo. Walang pangarap kung walang Diyos. Dahil ang Diyos ang naglagay ng pangarap sa puso natin, ang Diyos din po ang magiging dahilan para matupad ang pangarap na yan. Kaya po sa buhay ni Joseph, mga kaibigan, palagi po kasama si Lord sa bawat character, sa bawat istorya, sa bawat aspeto ng buhay ni Joseph. Sa pagtupad ng pangarap, napakalaga sa lakbay na kasama mo ang Panginoon. Joseph, tingnan natin sa mga pangyayari. May mga masamang nangyayari sa buhay ni Joseph. But because God was with Joseph, ang lahat ng masamang pangyayari sa buhay ni Joseph ay nagiging dahilan ito para mapalapit si Joseph sa katuparan ng kanyang pangarap. Alam mo, ang sitwasyon na makikita natin sa buhay ni Joseph parang palayo sa pangarap. Pero nakita natin because God was with Joseph, yung mga masamang nangyayari sa buhay ni Joseph ay nagiging palapit ng palapit sa katuparan ng pangarap ni Joseph. Daki, because God was with Joseph. Dito po mga kaibigan, hindi po mabebenta si Joseph sa negosyante kung hindi nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Alam mo, ginamit ng Diyos ang galit ng kanyang mga kapatid para si Joseph ay mabenta sa mga merchant, at ang merchant nagbenta kay Joseph sa Egypt, at si Joseph ay napunta sa Egypt. Why? Dahil doon sa Egypt, doon ang katuparan ng mga pangarap ng Diyos kay Joseph. Imagine mo, akala natin masama ang nangyari kay Joseph sa kanyang journey, but yung mga masamang nangyari sa buhay ni Joseph ay yun yung naging dahilan kung bakit matutupad ni Joseph ang kanyang pangarap. Hindi po matutupad ang pangarap ni Joseph in the place of Canaan. Matutupad ang pangarap ni Joseph sa place of Egypt. Kaya dinala ng masamang pangyayari si Joseph sa Egypt, pero behind that bad things na nangyari kay Joseph, there is a good God na sinamahan si Joseph para matupad ang kanyang mga pangarap. At si Joseph po ay nakulong. Bakit po mga kaibigan? Because gustong ipakita ng Diyos na pwedeng iangat ng Diyos ang tao kahit siya ay nasa kulungan. Bakit? Dahil dito nagsimula sa kulungan, si Joseph ay naiangat sa palasyo.
in prison, God was with Joseph. In prison, God showed Joseph his kindness. In prison, God showed Joseph his favor. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo sa umagang ito, may pangarap ka. May gusto kang marating sa buhay. At ang pangarap na yan ay hindi lamang basta-basta na ilagay sa iyong buhay. Yan ay inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag nabuhay ka sa mundong ito, napakahirap mabuhay ng malayo sa Diyos. Hindi matutupad ang mga pangarap na yan. Kapag nabuhay ka sa mundong ito, napakalabong matupad ang pangarap mo kapag hindi mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Kapag hindi ka interesado sa salita ng Diyos sa buhay mo. Why? Because God gave that dream in our heart. As long as God is with us, in every situation, in every places, we are going closer to the fulfillment of our dreams. Kaibigan, kahit saan ka mapunta, basta kasama mo ang Diyos, matutupad ang mga pangarap mo. Live your life with God, then you will live reaching your dreams. Ulitin ko. Live your life with God, and you will live reaching your dreams. It was God who brought Joseph from Canaan to Egypt for a powerful reason. Pangit man ang nangyari sa buhay ni Joseph, from Canaan to Egypt, pangit man ang journey na yon towards God's dream, but it was God who sent Joseph from Canaan to Egypt, because in Egypt, God will fulfill his dream. Kaya mga kaibigan, sa next Sunday po, tingnan natin ulit kung ano ang nangyari kay Joseph nung siya ay nasa Egypt na. Alam mo, yung journey po natin sa mundong ito, ang journey ng ating mga pangarap, napakahalaga na samahan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ang journey ng ating mga pangarap ay napakahalaga na samahan natin ang magandang relasyon sa Diyos. Ang journey ng ating mga pangarap ay napakahalaga na habang nabubuhay ka sa mundong ito, ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kaibigan, meron akong kwento sa inyo kung paano ang Diyos tumutupad ng kanyang mga panaginip o pangarap sa buhay ng isang tao sa panahon natin ngayon. Di ko alam kung kilala niyo si Simon Page, pero nabasa ko lang yung kwento niya sa buhay. Si Simon Page po ay meron siyang pangarap. Ang pangarap niya, ang gusto niyang mapangasawa ay graduate ng Bible school. Yun yung pangarap niya. Kaya dahil po si Simon Page ay ang pangarap din po niya ay mag-aral sa Bible school. At the same time, gusto niyang makahanap ng asawa na galing din sa Bible school. At pagka-graduate po niya ng high school at papunta na po siya sa college, ay habang siya ay naglalakad ay mayroon siyang nakitang kakilala niya. At ang pangalan ng kakilala niya ay si Sulana. Nagka-crush siya kay Sulana, na-in-love siya kay Sulana. Pero ang problema lang po kay Sulana ay feeling niya hindi mahilig mag-aral sa Bible school. Kasi si Sulana ay meron silang business na pharmacy. At ang kukunin ni Sulana na course ay doctor. Kaya po, medyo nang hina si Simon Page sa kanyang pangarap na makapangasawa siya ng Bible woman. Kaya po mga kaibigan, nung nag-pray po siya, pinag-pray niya. Lord, pinag-pray niya na si Sulana ang gusto niya at hindi niya alam kung paano mangyayari ang kanyang pangarap
Basta ay magtiwala lang siya kay Lord at pinagpipray niya si Isulana. Sa prayer naman niya, mayroon mga nangyaring development. Bakit? Si Sulana po ay nag-take ng exam dito sa pagiging doktor, pero marami pong mga schools na reject po siya. Na-reject siya sa kanyang pag-apply na mag-aral na bilang doktor, na-reject siya ng na-reject. Kaya na-prostrate po si Sulana at nag-offer si Simon Payne sa kanya. Sabi niya, Sulana, gusto mo bang sumama sa akin? Punta tayo sa from London to Nantwich. Punta sila sa LM Bible College. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang sabi ni Sulana, oh sige, sama ako. Pero kinabukasan, nagkaroon na naman ng problema. Bakit nagkaroon ng problema? Kinabukasan, paalis na sila papuntang LM Bible College. Pero ang nangyari po, nagkaroon na mayroon palang schedule si Sulana ng isang exam sa isang company. Kaya po, na problema si Simon Page kung paano matutupan itong pangarap niya. Kinabukasan na ang alis nila, tapos kinabukasan din may exam si Sulana. Kaya kinagabihan, may magandang nangyari. Habang natutulog si Simon Page, ay nagkaroon siya ng dream. Ito yung maganda. Nagkaroon siya ng dream, at sa dream niya, kinausap siya ng kanilang information desk sa LM Bible College, na sabi na, Simon Page, mayroon pa kaming slot na hindi lang ngayon, kundi mayroon pa kaming slot kinabukasan. Baka gusto mong i-avail yun. Yun yung panaginip ni Simon Page habang siya ay natutulog. Ngayon kinabukasan, mga kaibigan, tinawagan. Kinabukasan, nagkaroon siya, sabi ni Simon Page, aba, okay itong panaginip ko. Try ko nga, baka totoo itong panaginip na ito. So tinawagan ni Simon Page yung LM Bible College kung mayroon pa bang slot sila para kinabukasan na lang at hindi ngayon. Nung tinawagan po ni Simon, ang sabi po ng information desk, yes sir, mayroon po kaming slot kinabukasan. Pwede niyo po kayong mag-take ng exam kinabukasan. Dalawa po ang slot. Naku, tuwang-tuwa si Simon Page. Sabi niya sa kanyang sarili, Lord, thank you. Yung panaginip ko kagabi, parang nagkatotoo ngayon. So ang nangyari, mga kaibigan, sinabihan niya si Sulana, tuwang-tuwa siya, sinabihan niya si Sulana, Sulana, pagkatapos mo ng exam dyan, punta tayo sa LM at mag-exam din tayo doon. Sabi naman ni Sulana, yes, yes, sige, makakasama ako, makakapunta ako doon. Pero mga kaibigan, ang mother ni Sulana ay nagpe-pray. Ang sabi ng mother ni Sulana, Lord, kung sino man yung mapangasawa ng aking anak na si Sulana, ang gusto ko sana na bigyan ako ng lalaking yun ng bulaklak. First time ko siyang makita, yun din yung pagdala ng bulaklak niya para sa akin. Alam niyo mga kaibigan, na-excite po si Simon Page na ipapaalam si Sulana sa kanyang magulang para samahan si Sulana papunta sa Bible school para mag-take sila ng exam. Sa sobrang excitement po ni Simon Page, mayroong urge sa kanya na bumili ng bulaklak sa isang flower shop. At yung bulaklak na yan ay sinabi niya sa kanyang sarili, bibili ako ng bulaklak, hindi para kay Sulana, kundi para sa mother ni Sulana. Kaya bumili po si Simon ng bulaklak at excited siyang dinala ito sa bahay ni Sulana. At first time niyang na-meet yung mother ni Sulana at binigay niya yung bulaklak sa mother ni Sulana. Alam niyo mga kaibigan, anong nangyari? After 11 years, dun palang nalaman ni Simon about the prayer of the mother of Sulana patungkol sa flower na yon. Sinabi ng mother niya for 11 years ago, pero si Sulana at saka si Simon, sila ay mag-asawa na. Kaibigan, ang panaginip o ang pangarap ay inilagay ng Diyos sa ating buhay, hindi para hindi matupad, hindi para matupad. It's always the dream of God for you na maiangat ang buhay. It's always the dream of God for you na maging maayos ang buhay. It's always the dream of God for us kung ano man yung magandang inilagay ng Diyos sa ating puso, ay yun yung mga pangarap na tutuparin ng Diyos
sa iyong buhay. Kaya ito yung encouragement ko sa iyo. Kung gusto mong matupad ang mga pangarap na inilagay ng Diyos sa iyo, you have to live with God. You have to live with God. Kaya don't give up on your dream. Because we serve a living God who will fulfill our dreams. Kaya mga kaibigan, sino ba sa atin dyan na mayroon kang mga pangarap sa buhay pero ang naranasan mo may mga opposition, may mga bashers, may mga haters. At ang nangyari sa iyo dahil sa mga ngayon ay gusto mo nang mag-give up sa iyong mga pangarap. Gusto mo nang sumuko sa iyong mga pangarap. Mga kaibigan, gusto ko itang encourage mo. Huwag kang sumuko sa iyong mga pangarap. Hanggat buhay ka, mayroon tayong buhay na Diyos na hindi huli na siya ang tumupad ng ating mga pangarap para sa iyo. Ang gusto ng Diyos, masaya ka. Ang gusto ng Diyos, makamtan mo ang sarap ng buhay habang ikaw ay nabubuhay sa mundo nito. Ang tanging kilang, you have to walk with God. You have to live with God. You have to keep closer with God. Because God is the God of all dreams. Kaya kung ikaw ay nangarap at mayroong challenge, gusto kitang ipag-pray. Gusto ko na maranasan mo that God is walking with you towards reaching your dreams. Gusto kitang ipag-pray. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, meron kami mga kapatiran ngayon, Lord, na nagsimula ng mangarap sa kanilang buhay dahil sa karanasan ni Joseph, God, ay nabuhay ulit yung mga pangarap nila. Nabuhay ulit yung mga pangarap mo para sa kanila o para sa akin. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po, Lord, na magkaroon sila ng character na faithful. Magkaroon sila ng character na determination. At Panginoong Diyos, ang dalangin ko po na ang buhay nila ay palaging kasama sa plano mo para sa kanila. Lord God, meron kami mga kapatiran na nanghihina, na gusto nang sumuko sa kanilang mga pangarap. Panginoong Diyos, ang dalangin ko po, buhayin mo ulit ang pangarap na iyo. Panginoong Diyos, ang dalangin ko, Panginoong, palakasin mo sila at bigyan mo sila ng power, God, para tumayo ulit at simulan ulit ang pag-abot ng kanilang mga pangarap. Panginoong Diyos, kung ano ang ginawa mo sa buhay ni Joseph sa pagtupad ng iyong mga pangarap sa kanya, you are the Alpha and Omega. You are the same yesterday, today, and forever. If you fulfill your dream about the life of Joseph, you will fulfill your dream na binigay mo sa bawat isa sa amin. Bawat isa ngayon na kaharap mo ngayon sa kanilang mga screen, in the name of Jesus, God will fulfill your dream in Jesus' name. God will walk with you towards fulfilling your dream in Jesus' name. Always remember, ang pangarap ay nanggaling sa Diyos at ang Diyos ang tumupad ng iyong mga pangarap. Sa pangalan ni Jesus.